lang, totoo dyan guys ay... So today's video guys ay papakita ko sa inyo yung pangalawang version ng ating mini freezer. Ayan. At the end of the video, papakita ko rin kung paano gumagana yung... Ano na to? Bahala kayo. Okay? So ngayon ay... Maglilibang muna tayo. Okay, so ngayon ay mas maganda na siya ngayon kaysa sa una. Dito ay, eto, isa-isayin natin yung bawat parte niya. Explain ko kung ano yung gamit ng bawat parts niya. Okay, so magsisimula tayo sa kanyang compressor. Yan. Ang refrigeration po kasi ay meron siyang compressor. Yan. Ang gamit ng compressor ay siya yung magiging center heart. Kung wala yan, walang pump. Ayan, siya po yung magpa-pump ng refrigerant from low pressure to high pressure. Ayan. Ang ipapump niya ay refrigerant. Okay, kalimitan na klase ng mga, yung domesticated na mga compressor ay yung hermetic. Yung mga malalaki, yung mga screw type, mga Bitzer, mga ganon, at yung mga mas malalaking hermetic. Ayan, mga piston type. Pero ang pinakamalakas at effective ay yung ano, yung tawag dito, yung screw type. Okay, from compressor, papunta tayo sa kanyang condenser. Ayan. So yung refrigerant, pag na-compress, magko-condense. Ayan. Kagaya ng mga compressor, air compressor, kahit hangin yung pinapump niya, nagbe-breakdown, nagko-condense yung air, nagiging liquid. So yung refrigerant, pag na-compress, nagiging high pressure, from low pressure to high pressure, nagiging, nagko-condense siya, nagbe-breakdown, naging saturated liquid. Yan. So malaking tulong din yung kanyang blower para mabilis mag-breakdown at fully liquid na yung kanyang refrigerant, hindi siya saturated. Hindi hirap yung compressor. Kung wala yan, hirap yung compressor. Yan. Tapos capillary. Yan. Capillary tube or expansion valve. Ayan. To reduce the pressure kasi mataas yung pressure dito. Ayan. Yun po ang gamit ng capillary. Expansion valve. So pag ano dito, pag duman na dito sa kanyang expansion valve, babagal yung kanyang pressure or hihina. Kasi nga, maliit yung butas. Eto. May nag-request kasi na bakit daw hindi ko pinakita yung paglagay ko ng freon. Ngayon, papakita natin. Okay, tapos na tayo sa kanyang expansion valve. Meron din expansion valve na talagang manual. Meron din automatic at capillary. Ito yung capillary. Kinoil ko lang siya para kahit paano maganda rin tingnan. Okay, yung compressor nga pala ay meron siyang low side at high side. Ito yung suction at discharge. Dito na tayo sa kanyang tawag dito yung kanyang freezer or evaporator. Ang evaporator, dito nag-evaporate or nag-absorb ng heat. Dito sa condenser, dito yung kanyang rejection of heat. Dito naman, absorption. May ikot lang yan. Okay? Pag nakapag-absorb ng heat yung refrigerant, magiging vapor ulit. Magiging gas. Okay? Evaporator. Magiging low pressure ulit yung refrigerant yung pagpasok niya. High pressure, naging low pressure. Kukulo ngayon yung ano, refrigerant. Tapos hihigupin ulit ng compressor. Pabalik-balik lang yan. O, di ba natuto pa kayo? Wala siyang filter. Hindi na natin lagyan kasi nga basic na basic lang naman yan. Hindi na natin alam kung totoo o hindi yung ganitong format. So mamaya explain ko sa uli kung bakit. Okay, wala mo ng spoiler. Okay, kargaan muna natin kasi yung request nila. Kargaan natin ng freon. So ito yung pangkarga natin. Dito natin siya kargahan sa kanyang low side.
saksak natin ng ganon. Ayun. Rinig yun. Ngayon, pag nakarga na natin siya, i-close natin yung tubo. Ayan. Mas maganda ilipat natin. Ayan, para may seal natin dito. Kunyari na lang to. Okay, kargado na siya. Ang totoo dyan guys ay budol lang siya. Eto, explain ko sa inyo. Yung evaporator gagana siya. Yung condenser either gagana siya or hindi, kasi nga dapat ang condenser medyo may kahabaan yan. Yung compressor, hindi na talaga siya pwedeng gamitin dito. Kasi nga water pump siya. Tubig lang yung kaya niyang ipump. Ang refrigeration po kasi ay talagang may kaartehan yan. Hindi pwedeng basta-bastang compressor. Kung loss compression yan, talagang hindi mapag-yelo yan. Ito ay impeller. Po siya hermetic. Hindi po siya screw type. Tubig lang. Yan. Hindi po siya pwedeng pang-compressor ng ganito. Hindi pwede. Ayan. O red kusay-kusay ka. O reno anya tibagam. Balig pa iso dyan. Dito, malaking tulong to. Ano? Yung blower niya. Talagang makakatulong yan. Pero dito, sa compressor pa lang, halatadong hindi na totoo. Okay. Kasi ginagamit sa mga refrigeration, mga aircon ay hermetic. Piston type. Either 2 piston, 3 piston. Sa aircon nga ng sasakyan, nasa 6 na piston na magkabaliktad pa. Di 12 lahat na piston. Ayan. E dito, impeller lang siya. So, hindi siya pwede. Ang sikreto nito, guys, ay dito lang sa kanyang ano. Dito lang.
So hindi gumagana talaga dito yung compressor at yung condenser, hindi, wala yan. Kasi nga pinadaan ko lang sa ilalim yun, oh. Meron akong hose na nilagay dito. Yan. Magko-condense yan, lalamig, magyayelo talaga. Lagay ko dito. Papunta sa kanyang evaporator. Yung evaporator, dalawa yung butas. Papunta sa ilalim para may tapon at hindi makita yung kanyang vapor o yung singaw. Tapos dito sa compressor, hindi po yun talaga ano, nakakahigop. Sarado po yan. Props lang yan. So nandito lang talaga yung ano, yung evaporator. Yung evaporator talaga ano yan, jaga na lang yan. Okay. Papasok dito yung freon, lalabas dito sa ilalim. Kasi yung compressor, hindi yan talaga gagana. Hindi yan compressor kasi water pump. Impeller po siya. Hindi siya hermetic. Dapat sealed po yan. Sisingaw. Yung ginamit lang sa mga video ng iba, maraming singawan. So, hindi siya pwede. Ang ginamit ko lang, ganito. Yan. Ito, naubos ko sa unang video. Ito yung pangalawang ano. Ngayon, ginagamit siya dito. Yung pabango, pwede rin. Pero pinakamadali yung ganito. Kasi mura lang to eh. 65 lang yata, 70. Okay, wala to. Nandito lang talaga yung ano. Ipapasingaw lang siyang ganyan, oh. Direct. Dami na magagalit sa akin. Ayan. Kailangan liquid yung mapapadaloy mo dito. Kasi nga dito siya magko-condense. Lalamig talaga yan. Umulan na, oh. Ganun mo lang, oh. Ayan. Talaga magyayelo yan. Yung amoy, huwag mo amoyin kasi nga ammonia. Ang ginagamit sa mga refrigeration ay refrigerant R22, R12, marami na yun, yung 404A, 600, ayan. Dati kasi ginagamit ammonia, kaya lang flammable, sumasabog, combustible. Kaya pag ano, sumasabog yung unit, kaya phase out na yung mga ammonia. And yung refrigerant na ginagamit nila ngayon ay hindi siya combustible. So yun lang guys, ganun lang yung ano, trick dito. Ito lang talaga, wala nang iba. Tapos ayan. Okay, so maraming salamat sa iyo panonood. Next time ulit. Marami ba nabudol? Marami ba nasar? Ayan, pinakita ko na, huwag na kayong magalit. Pista tayo. Okay, nahiwa ko pa yung ano. Kaysa isang video ko, may balot kasi nahiwa ko. Yung ganito, matalim pala. Yung naghiwa ko ng ganito, dumiretso. Pug. Talim pala.